Good day mga ka-airgunners! Welcome to Rogan's TV. Sa mga nakaraang video ko, ipiniliwanag ko na ang tungkol sa CO2 and PCP difference at airgun and firearms difference. This time, papaliwanag ko naman ang kaibahan ng rifle and pistol na airgun. Sa loading niya, sa power niya, sa velocity niya, at iba pa. Kaya stay tuned lang mga ka-airgunners at madami ako ituturo sa inyong mga dagdag kaalaman tungkol sa airgun. Para hindi na tayo magtagal, let's get started! Pagdating sa pag-reload ng rifle and pistol, halos parehas lang naman. Pero may dalawang klase ng pag-reload. Una ay ang swing type, hammer type. Pangalawa ay bolt action. At ito ay pangkaraniwang makita nyo sa rifle and pistol. Yung konsepto ng bolt action sa airgun ay kinuha sa firearms dahil sa maganda niyang looks. Samantalang ang swing type, hammer type ay dinesign para talaga sa airgun. Yung dalawang klase ng pagkasanayan ay halos parehas lang sa rifle and pistol. Sa air storage ng rifle and pistol, it is obvious naman sa pistol ay kukunti lang ang laman dahil maliit lang siya ang power plant niya. Sa air pistol, dahil maliit lang ang power plant niya, kukunti lang ang putok niya. Pero kailangan babaan mo ang velocity para dumami ang putok niya. Samantalang sa rifle, dahil malaki ang storage niya, malaki ang air reserve niya. At sa rifle, malaki ang air storage niya, marami din siyang putok. So, sa air storage, malaki ang difference ng air rifle and air pistol. Obvious naman yan, makikita niyo sa picture. Pagdating naman sa power ng air rifle and air pistol ay malaki ang difference. Ang pistol ay umaabot ng 500 feet per second. Samantalang ang air rifle ay umaabot ng 700 feet per second. Pagdating naman sa accuracy, accurate ang pistol from 10 meters to 15 meters. Samantalang sa air rifle ay umaabot siya ng 40 meters. Kung ang klase ng airgun nyo ay bolt action, ay nangangailangan kayo ng special tools dahil ang mga components niya sa loob, mga internal parts, ay medyo komplikado na kailangan ng special tools na suited para doon. Samantalang, sa swing type, hammer type, ay hindi gaano kakomplikado i-repair. Nangangailangan lang kayo ng pliers at saka screwdriver at o-ring. Kaya nyo nang i-maintenance o i-repair ang airgun nyo. Mga ka-airgunner, bakit nga ba dinesign ang rifle and pistol? Ganito yan. Ang pistol ay dinesign, easy to carry, fast action, at very accurate sa close range. Dahil maiksi lang siya, mga 12 inches lang ang sukat niya. Ang rifle dinesign sa long range accuracy at malaki, mahaba, mabigat para stable ang position mo. Umaabot ng 41 inches ang haba niya. At dahil dito, mataas ang accuracy niya. At nung World War II, ang rifle ay napapakinabangan nila pampuksa sa kalaban yung kulata na tinatawag ng rifle stock. At yung dulo ng baril nila, nilalagyan na ng bayoneta. Pagdating naman sa close range, advantage ang pistol sa labanan. Imagine niyo mga ka-airgunners, pag ipapasok kayong dalawa sa loob ng drum, yung isa may hawak ng rifle, yung isa may hawak ng pistol. Kaya nahumusga kung sino mananalo sa kanilang dalawa. Pero sa long range naman, advantage ang rifle. Dahil dinesign ang rifle pang malayuan o long range. Pagdating naman sa presyo, di hamak na mas mahal ang rifle kaysa sa pistol dahil malaki ang spare parts na ginagamit niya. Kumpara sa pistol, ay maliit lang ang materials na kailangan niya. So mga ka-airgunners, anuman ang preferred niyo na gamitin, rifle o pistol, ay una niyong isipin ang safety dahil delikado ito kung di tayo mag-iingat. So hanggang dito na lang mga ka-airgunner. I hope marami kayo natutunan sa video kong ito. Difference between
a rifle and pistol airgun. Kung nakatulong ang video kong ito sa inyo, huwag kalimutan i-like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo tungkol sa airgun na isi-share ko sa inyo. See you next time. Goodbye and God bless.